Alam nyo dito sa Philcoche, pagka nagkukumparo kami ng mga sasakyan, kadalasan magkaibang sasakyan yung kinukumpare namin. Oo. At minsan naman, variant kumparo para malaman natin kung kailangan mo pa ba mag-top of the line o hindi na. Ito, pero itong kumparo natin ngayon, kakaiba. Dahil itong kambal na ito, magkamukhang magkamuka. Ang diferensya lang, mas malaki itong wet packs ng isa. Wet packs talaga, senpai, ha? Ikaw talaga, galing mo umiwas sa algorithm ng YouTube. Pero yun nga, no, titignan natin ngayon ang WRX sedan against its wagon variant or wagon twin. Okay. I'm Stanley Chion, yung senpai ng turbuhan. At ako naman si Marjan Aguilar, yung cambio boy next door. Editor, B-roll na. At bago kayo magpipindot dyan, like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like kayo makauna sa mga latest videos namin. Kotse ba? Philcoche na! Tignan natin sa presyo. Ang presyo nitong Subaru WRX Wagon GTS, no? Oh, GTS. Yes. Ay 2,658,000 pesos. Oh, pesos talaga. Sa WRX sedan naman, it retails at 2,758,000 pesos. So 100 pesos yung kanilang difference. 100,000. Testing ko lang, senpai. Galing talaga, no? May 100,000 peso difference sila. Pero tignan lang, senpai. Itong dalawang sasakyan na ito ay parehas equipped with eyesight system. Diba? Kaya naman siksik to ng mga driver assist tech features. Pagdating naman sa sukat, the WRX wagon measures 4,755 mm long, 1,795 mm wide, 1,500 mm tall, 2,670 mm na wheelbase, and 140 mm na ground clearance. Sa WRX sedan naman, it measures 4,670 mm long, 1,825 mm wide, and 1,465 mm tall. Meron itong wheelbase na 2,675 mm at ground clearance na 135 mm. Sa dimensions, basically, mas mahaba at mas matangkad ang wagon, pero mas malapad ang sedan. Oo. At dahil merong extra metal ang wagon sa likod, mas mabigat ito ng 30 kilos compared sa WRX sedan. Okay, sa harapan na tayo. Tara. Ngayon, ang nakakalito rito, pareho sila halos ng amenities. Nagkaiba na lang dito sa sedan ay yung front bumper garnish. Oo, senpai. Kaya kung titignan mo talaga sa harap, parang same-same sila eh, no? Oo nga eh. Pero may distinct difference pa rin ang wagon sa sedan. Yun ay makikita nyo sa grill. Dito kasi sa wagon, may chrome trimmings dito, senpai. Tapos doon naman sa sedan, black siya eh, or dark gray. And then, iba rin yung design ng grill opening niya. Doon sa sedan, parang mesh dito, parang rectangular shape. Pero parehas silang all LED ang ilaw. In fact, auto-leveling pa yan, tsaka sumusunod sa steering input mo. Kumbaga, pag lumiku ka, liliku din yung bato ng ilaw. Tsaka alam mo, isa pa sa mga pinagkaiba nila, etong sedan, merong sunroof. Ah, oo, so, oo nga, senpai. Oo, tama. Engine kaya? Oo, sige. Sige, buksan natin to. So under the hood, no, itong dalawang sasakyan na ito ay parehas na may 2.4-liter turbo boxer engine that delivers 271 horsepower and 350 Nm of torque. And then yung transmission nila ay parehas na Subaru's own CVT with 8-speed manual mode tsaka paddle shifters. In terms of fuel economy naman, senpai, sa WRX wagon, nag-register ito ng 5.7 kilometers per liter while driving around the city at an average speed of 18 kilometers per hour. Tapos sa open highway naman, it posted 14.5 kilometers per liter while cruising at 90 kilometers per hour. Doon naman sa sedan, nag-register yon ng
5.4 kilometers per liter sa city at saka 15 kilometers per liter sa highway. Halos dikit! Sarang ko na, sir, bye. Sarang natin, sarang natin. Sarang natin. Yan! Sige, para! Yo! Gedli tayo. Ah, Gedli. Pag-Gedli. Sa Gedli tayo, pare. Gedli. Ito, obvious naman sa Gedli. Kung papansin mo, kitang-kita yung cladding dito sa sedan. Tapos 18-inch wheels, isang kulay lang. Ooh. Magandang design. Personally, gusto ko yung design nito. Yung gulong, ha? Tapos may auto-folding side and mirrors. Yun. Yep. Gunmetal kasi yung style ng gulong nito. Yun, yan. Oh. Eh, dito naman, sir. Ito naman. Lapitan natin. Sa wagon, 18-inch wheels, pero two-tone yung ano niya, gulong. Uh-huh. Walang body cladding, uh-huh. Auto-folding mirror, side mirrors, and then syempre, kung mapapansin mo, mas malaki yung wet packs. Oh, sabi mo nga. Wagon eh. Wagon yan, senpai. Oh. Pero alam mo, sa akin, senpai, mas gusto ko yung side nitong wagon. Kasi mas, for me, mas malinis siya tignan. Siguro, nag-i-edad na rin talaga ako, kaya mas gusto ko ng mas malinis. And yung two-tone wheels nito na nasa wagon, eh nagko-complement for me doon sa buong side profile ni WRX Wagon. Kasi kung ito single color lang din, senpai, it, for me, it will be too plain. Parang masyadong plain yung side profile ni Wagon. Kaya yun lang, take it or leave it, or hindi mo pwede makuha lahat, di ba? Ah, gusto ko to dahil. Oh, dahan-dahan. Yung Omega mo, baka mamaya. Okay. So, sa likod naman tayo. O, tara, likod tayo, senpai. Tara. O, rito tayo, senpai. Siyempre, dito sa wagon, mas C-shaped na yung taillights niya kaysa dun sa sedan. Pero, ang lamang ng sedan, kitang-kita nyo naman, kagaya nung harap at gilid, yung cladding niya. Oo nga naman, diba? Senpai. Tapos ito pa yung sa kong napansin, senpai. Ito kasi sa wagon, parang single exhaust lang sa magkabilang end. Hmm. Yung sa sedan kasi, tigdalawa. So, parang quad exhaust siya, Tsaka, ang dating nun, parang mas pangratratan. Ang turbuhan. Yan, turbuhan. Branding, ah. Oo. Tsaka ito, di mo na tatanong, ah. Itong wagon, merong manual rear door. Mga manual rear door. Oh, yun, senpai, no? Pagkabinok sa mga naman, manual. Diba? Oo. Pero, tignan mo naman yung space dito sa wagon. Oh. Ang luwag. Ha? At default, meron siyang 492 liters of cargo space. Tapos, pag tinupinyo pa yung rear seats, ay nako, meron kayong over 1,400 liters ng cargo space. Ang dami niyong pwedeng malagay. Kaya yan, binabana ni senpai para sa atin. O, di ba? Mukhang hihiga pa yata. Oh, no problem. Kayang-kaya. Senpai, ano yan? Hip exercise. Hip exercise. Kailangan yan para lagi tayong healthy. Napakaluwag. Ang dami niyong malalagay dito. Like, 6 na medium size maleta. Walang problema, pare, di ba? Single size na ano, yung puson. Bed? Pwede. Maluwag Overlanding siguro pwede rin. Sa sedan kaya, senpai? Tingnan natin. Ay, sabay tayo din. Diyan yan. Oh. As expected, mas maliit yung cargo space sa sedan. Kasi nga, yun ang advantage ng wagon. So, in default sa mga numbers, meron itong 412 liters of cargo space. Maganda dito, malalim naman yung kanyang lagayan. Although, medyo maliit lang yung opening dito, senpai. Oo nga. Which is expected na since it's a sedan. Tapos, yun nga yung difference nila, no? Ito, easy loading ng cargo. Ito, medyo may konting effort ka. Kasi nga, medyo maliit, tas medyo mataas pa to. Pero what's good is that, senpai, meron ditong cladding. Para pwede mo lapag, tas light. Di magagasgas yung paint. Tas ito pa, may cladding din dito. So, aside from aesthetic or aerodynamic purposes, useful din yan kasi hindi magagasgas kung medyo may nakalailay yung ilalagay mo, di ba, senpai? Oo. Hindi madadamage yung napakaganda mong orange paint dito. Ayun, tsaka isa pang advantage, dagdag ko na din, senpai. Oo. Gaya nung sinabi natin dati, kapag ka nakasedan ka, nakahiwalay yung cargo space mo. Ibig sabihin, hindi mangangamoy or hindi aamoy yung smelly stuff na dadalin mo gaya kung bibili ka ng isda or ng crab. Medyo hindi siya mag-extend to the cabin. Sa wagon, since open at connected siya sa loob ng interior, may posibilidad na maamoy mo na namalengke ka sa wet market. Sarahan na natin ulit, senpai. Sige. Sige, dyan ka. Sarahan ko to. Loob kaya? Tara. Let's go! Dito tayo sa likod ng WRX sedan. Leather seats, may suede, and then meron tayong center armrest with cup holders. Meron tayong aircon vents, dalawa dito, and then may USB port, dalawa rin. Okay?
The headroom is okay. Mas sakto lang siya, hindi siya ganung kaluwag kasi siguro nga may sunroof kasi, no? And then meron tayong mga bottle holders magkabila. And legroom, wala namang problema, 5'6 po ako at nakakaano man ako, nakakapag-relax naman ako. Yung bolstering nitong sedan, usual naman. So, tingnan muna natin yung sa kabila. Yung wagon naman. Okay, nandito naman tayo sa likod ng wagon. Maluwag ang legroom, ang headroom mas may konting space ng kumpara dun sa sedan. Meron tayong center armrest with cup holders. Yung center armrest natin dito sa likuran, meron tayong piano black trims with chrome. Medyo gasgasin ng konti, ingat-ingat na lang. May bottle holders, magkabilang dulo. USB ports, dalawa rin. And syempre, yung aircon vents, dalawa. Yung seats dito, leather lahat. Yung sa sedan kasi, may konting suede. So, yung bolstering nito, okay naman, pero mas maganda yung bolstering nung sa sedan. Tito Martin, kumusta ka naman dyan? Uy, senpai, senpai. Ayun, dito naman tayo sa front interior ng WRX wagon. Pero take note lang, no? Yung layout nitong nakikita nyo sa wagon is the same layout na nakakabit dun sa WRX sedan. Kasi nga, kambal sila eh. So, let's get into the details. Meron tayong flat bottom steering wheel na wrapped in leather. Tapos integrated din siya with controls na dito sa button for your audio, for your gauge cluster, pati sa cruise control and ibang mga lane marking. Lane assist dito. Nandito mo rin yan ma-access lahat sa steering wheel. Tapos pagtingin mo sa harap, meron tayong analog cluster for the numbers, for the RPMs, tsaka dun sa kilometer per hour reading mo. Pero sa gitna, merong na vertical na digital gauge cluster wherein you can access yung mga vehicle info like yung kilometers na tatatakbo mo, yung fuel eco-consumption, and all that. Tapos pagdating mo dito sa gitna, ito yung pinaka most likely una mong mapapansin pag sumakay ka sa loob ng bagong WRX. Ay yung kanyang 10.1-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. Ang laki ng screen na to, which for me, makes the car modern looking and medyo nag-a-add siya ng premium appeal. Plus, nabawasan yung clutter ng buttons dito sa loob ng WRX. Kasi kung mapatatandaan nyo, pag Subaru cars kasi minsan marami siya masyadong buttons na medyo hindi unusual, mga ganun. Pero dito, nawala yung factor na ganun. Kasi all of the vehicle function, almost all, nandito na naka-integrate sa touchscreen. Ang isang function na nandito is yung kanyang auto vehicle hold, which is the version ng auto brake hold. So, dyan mo siya ma-on or ma-access. Pero yan, dinideactivate ko kasi gusto ko medyo umuusod na onto yung kotse pag binitawan ko yung brake pedal. So, yun nga no, nabibigay nito is that it adds modern appeal, tsaka clutter-free yung dashboard mo. Sa pagbaba mo dito, meron tayong dalawang USB ports. Ayan, nandito siya oh. And then, meron ding aux jack. So, medyo hindi mo makakalimutan, hindi ka makamove on kay AUX. Andyan, pwede mo isaksak dyan. Then, meron din tayong socket dito for extra accessories mo or gadgets na meron ka sa sasakyan. Tapos, yung may lagayan din dito noon, may cubby hole dito. Tapos, maganda pa is medyo rubberized yung texture ng paglalagyan mo mismo. In that sense, hindi si sway-sway. Like, for example, pwede mo ilagay dito yung susi. Yan o, hindi siya yung sa side to side kapag ka medyo nag-e-enjoy ka mag-drive. Medyo in place siya at hindi nakakadagdag ng noise pagka nag-drive ka. And then, pagdating mo dito sa gear lever, meron pa rin tayo nung traditional na yan o. Hindi siya gated, isang straight lang siya. Tapos may manual mode din siya. Tapos maganda pa dito is that may accent eh. May glossy black trim, tapos merong parang gunmetal dark gray trimmings dito. Which for me works kasi mas maganda for me na hindi shiny chrome tong nakalagay dito. Kumbaga subtle siya, pero yun eh, nagagawa niya yung job niya in making the dash, in making the interior add texture, parang ganyan. And then ito may auto, may ano pala tayo dito, electronic parking brake. So wala na siya nung traditional na lever na handle for the handbrake. Then pag-atras dito, may cup holders, kasha dito, medium size na iced coffee, walang problema, pwede mo ilusot. Tapos dito, may isa na namang maliit na cubby hole dito, which for me, pwede mo paglagyan ng susi or ng barya ng coins para easy access kung sakaling kulang ka ng pambayad sa toll pagka wala ka ng laman yung RFID mo. Then isa pa maganda is ito, ayan, maganda pa dito is soft padded yung material na ginamit dito.
which helps pagka ikaw yung driver kasi pwede mong ipahinga yung siko mo. Tapos yung soft padded materials yan, makikita nyo rin sa dashboard ng WRX sedan and wagon. Ito, yan o, soft siya, pati dito sa taas, medyo malambot siya, hindi siya ganun ka-hard plastic. Ang hard plastic lang, which is the usual na nakikita nating setup sa mga modern cars, eh nandito na sa ilalim, which is for me, okay yon kasi hindi na siya high touch points. Tapos, balik ko lang dito sa ano natin, infotainment touchscreen, nandito na rin yung aircon controls mo. Kumbaga, ito, naka-dual automatic zone aircon to eh. And then, the driver can choose kung ano yung temperature na gusto niya, different from the passenger. Tapos, ang ano ko lang dito, ang comment ko lang dito is that, like what we're always saying dito sa Philcoche, mas trip namin yung may tactile button talaga for the fan, specifically for the fan adjustment. Kasi, mas madali mo siyang makapa, mas madali mo siyang ma-memorize eh. Dito naman, may tactile button, pero for the temperature, yung buga ng aircon. So, yun lang naman. And then, pagdating natin dito, yung upuan, nagaya na nasabi ni Stan kanina, magkaiba sila ng material. Dito sa wagon, naka-all leather siya. Dun sa sedan, leather and suede yung kanyang finish. For me, yes, mas nakakadagdag ng appeal yung leather and suede. Pero minsan kasi kumakapit masyado yung pantalon ko eh pagka may leather and suede. So parang dito sa leather, sa all leather lang, mas swabe kung kailangan ko na mag-exit ng sasakyan. Pero in terms of init factor, eh mas salukan nung sedan kasi nga naka-suede siya eh. Ito leather talaga. So pag nabilad to sa initan, ayun, baka mabalisaw-saw ka. Pero mabilis naman mapalamig nung aircon system yung buong cabin nitong WRX sedan. And then speaking of which, sa upuan, no, meron tong 10-way power driver seat na meron pang lumbar support tsaka memory function. So yung memory function, masiset mo siya dito. Para kung dalawa kayo na yung airpot mo or ng parent mo nagda-drive, pipinutin mo lang yung 1 or yung 2 para yun na yung nakaset mong driving position para less hassle and less adjustment for you. And then, so yun, no, may memory seats, diba? Speaking of memory seats, meron din itong WRX wagon na facial recognition system. Gaya kung maaalala nyo yung Outback review namin, ginawa ni Boss Jacob yun eh. Kapag ka na-detect ni WRX wagon yung mukha mo, automatically iseset niya na yung seating position mo, pati yung position ng side mirrors mo. Diba? Parang... Oo, pati ng steering wheel, yung adjustment, yung height, pati yung... Basta lahat. Lahat na naka-bespoke, kumbaga bespoke yung treatment sa'yo nung sasakyan. Yun ay kung na-recognize ka nung sasakyan na ito. Pwede mo namang itoggle yun within the touchscreen para ma-set mo yung facial recognition sa mukha mo. Pero take note lang, no, up to 4 faces lang ata yung ma-recognize niya. So kung ano, delete nyo na lang yung isang mukha para madagdagan at mapasok yung panibagong mukha. Yun. Dami natin pang features na pwede pag-usapan, Senpai, na dadive in tayo sa driving para mas ma-experience natin. Game ka na, Senpai? Dive tayo? Siyempre, I'm born ready, pare. Wow, yan ang gusto ko sa'yo, Senpai. Let's go! As for safety, both these Subarus get 8 airbags, ABS with electronic brake force distribution, brake assist and brake override, auto vehicle hold, active torque vectoring, collision detection unlock, driver monitoring system, reverse auto tilt door mirror, Subaru Intelligent Drive with Sport Sharp, Sport Mode, and Intelligent Mode. Multi-mode Vehicle Dynamics Control System, EyeSight Driver Assist with Autonomous Emergency Steering, EyeSight Assist Monitor, at Reverse Automatic Braking. Tito Martin. Senpai! Oh, alam ba, napansin ko rito pare, medyo nakakabad pero kailangan na. Pag nakaupo ka rito sa likod, kailangan naka-seatbelt ka. Kung di, tutunog at mag-iingay itong ano, sasakyan ito. Kadalasan sa harapan lang nangyayari yan, Tito Martin. Gets. Oh. Pero okay na rin dahil safe ako, no? Ride comfort for me is okay. The legroom dahil maluwag nga siya, komportable ako rito, hindi ko naririnig yung ingay sa labas masyado. Yan. And unless may dumaan na truck ng basura, di ba? Yung maririnig mo talaga. Kaya pag may bubusina, yun, maririnig mo. Oh, yun, may truck yata ng basura, Senpai, napasalubong. Ay, na, sinasabi ko kayo, pare. Oh, the tag-tag, hindi masyadong ramdam. Mm-hmm. Komportable ako rito. At yung headline na niya, light gray. Mm-hmm. So, compared dun sa light gray na parang cream itong headliner natin, compared sa sedan na dark gray, ito, executive looking, pero... pag pumikit ka, medyo hindi ka masyadong makakatulog o makakaigil. Tito Martin, ikaw, kumusta ka sa harapan? Yan, buti nakatanong mo ako, Senpai.
Ano ito, no, Senpai? Itong WRX wagon, naka 2.4-liter turbo boxer engine. And surprisingly, Senpai, yung laki ng makina niya, kala ko, mafe-feel ko yung vibration dito habang nagde-drive. Oh. Pero hindi eh. Muted siya eh. Hindi mo siya talaga mararamdaman. Unless kung cold start ka sa umaga. Doon medyo feel ko na parang nag-vibrate yung engine eh, which is expected. Kasi nga, kaka-start mo lang, lalo na pag malamig yung panahon. Di ba? And then in terms of driving feel, Senpai, ang masasabi ko dito sa WRX wagon is that, ano siya eh, parang it gives you the best of both worlds. Hanip, puta. Bakit best of both worlds, pare? Kasi, number one, may WRX pedigree siya. So, maganda yung driving performance niya. And yun yung mga nakita mo na sa WRX before. Oo, kumbaga, may WRX DNA siya, Senpai. Pati sa mga liko eh, okay siya eh. Maganda yung salo, as expected, sa mga Subaru cars, di ba? Ito pa, Senpai, yung kanyang driving modes, kasi meron tong tatlo eh, intelligent, sport, tsaka sport sharp. So yun, no, Senpai, yung daily drives ko sa city while I have this car, no, lagi ko lang ginagamit intelligent mode. Kasi pagka pinili ko yung sport, masyadong responsive yung kanyang throttle. At saka parang galit na galit yung kotse, na tipong gusto niyang umarangkada agad. Kumbaga, ang hirap din itan siya, and parang nakawawa din yung kotse kasi parang namimute yung kanyang performance na gustong ibigay sa'yo eh. So parang nadidefeat yung purpose. Pero pagka naka-intelligent mode naman na ako, hindi pa rin ako ng problema when it comes to acceleration and power delivery. Hindi siya bitten eh. Kumbaga, solve siya sa akin eh. Even minsan nga on the highway, ini-intelligent mode ko din eh. Pero within the city talaga, goods na goods yung intelligent mode. Hindi delayed, tsaka kayang-kaya ng engine yung buong sasakyan. So yun nga, no, Senpai, daily drives ko around the city, intelligent mode ginagamit ko. So, tapos ito, naka-CVT to eh, di ba? Yung Subaru's own CVT. Swabe rin yung CVT niya, Senpai. Hindi siya yung parang nakakabitin. Maganda yung power delivery, on point pa rin yung power delivery despite naka-CVT siya, which is good, lalo na pagka ikaw yung tipong particular sa bagay na yun. So yun, no, Senpai, swabe yung CVT nito and on point pa rin yung power delivery kahit na dumadaan ka sa uphill road, Senpai. Wala akong sense na parang mabibitin ako. Wala eh, walang ganun. Tapos in case you want more power, syempre pwede mong i-engage yung sport mode. Diba? Para mas higher yung engine revs. So, ikaw, mas performance-oriented din yung mabibigay sa yung characteristics nung sasakyan na ito. Tapos, when you engage the sport sharp, yung sport sharp na mode nitong WRX wagon is that, ma-access mo na yung paddle shifters. So, ikaw, mas malalaro mo yung engine revs. Kung gusto mo mag-engine braking, pwede mo pitikin lang yung paddle shifter mo. So, in that sense, mas may freedom ka as a driver kahit naka-CVT or kahit naka-automatic yung sasakyan na ito. And then, Senpai, speaking of driving, no, ang isa kong ina-expect dito sa WRX wagon is that medyo stiff yung suspension. Yun yung expectation ko, ah. Okay. Kasi nga, WRX, eh, di ba? Performance-oriented yung sasakyan na yan, eh. Pero dito, while driving it, medyo ano eh, hindi ganun ka-stiff yung sasakyan na to, Senpai, when it comes to suspension. Kaya agree ako doon sa sinabi mo dyan kanina na komportable ka sa likod. Di ba? Even kahit sa liko, maganda yung salo, gaya na sabi ko kanina. So, yun eh, yun yung isang nagulat ako dito. I was expecting na mas stiff, na stiffer yung suspension tuning. Pero hindi, mas suabe siya. Which plays to your advantage, lalo na kung daily city driving ka. Kasi alam mo naman ang, ano eh, characteristics ng EDSA, Senpai, ng C5, di ba? Maraming lubak. Hindi naman natin kakaila yan. Oh. And then, oh, sige, oh. Mga Senpai. Alam mo, Tito Martin, nagigets ko na yung ginagawa ng Subaru dito sa wagon in terms of driving, comfort, bigger storage, tsaka yung neater design sa exterior. Talagang ano, medyo, sorry Tito Martin ha, medyo pang tito. Alam mo naman, medyo nagkakaedad na tayo. Magta-31 na ako ngayong taon. So, nag-iba na yung taste ko. Ito na yung ginagawa nila sa wagon. Pang lifestyle-ish, pare. At tsaka syempre, yung headliner natin, clear, di ba? So, medyo hindi ganun ka-dark. Tito Martin, alam mo, itong wagon, kahit sabi mong tame siya overall. Eh, pagdating sa performance, pare, WRX pa rin to. So, kayang-kayang lumaban. Oh, palaban pa rin siya, Tito Martin. Oo, naman, Senpai. Tama ka dyan. Di ba? Tama ka dyan, Senpai. Kaya pa rin itong lumaban. Di ba? Kasi, DNA nga eh. Di ba? WRX DNA nga eh. Pero ito na, Senpai, isa kong na-comment na kato kanina sa interior part eh. Yung aircon controls.
wala siya kasing tactile button. So kung ako as a driver, gusto ko i-adjust yung blower speed. Medyo kailangan memorize ko siya dito sa screen. Although nasa baba naman siya, but then again, mas madali kung may pinipihit ka na lang eh, di ba? Sana yun na lang yung may tactile instead of the adjustment for the overall climate ng sasakyan. Tapos isa ko pang gustong sabihin, Senpai, is that sana powered seats na rin yung sa front passenger. Kasi naka-manual yun eh, so I was expecting na naka-power din yun. Pero good thing, binawi naman dito sa driver seat kasi naka-10-way. So dami, makukuha mo talaga yung most preferred mo na driving position. And syempre, since nakasakay tayo sa Subaru WRX, hindi natin pwede sabihin na, hindi natin pwede kalimutan yung kanyang safety features, Senpai. Kumbaga siksik to, kasi nga may eyesight technology to eh, no? Which is Subaru's driver assist tech features. So yun, di ba? Meron siyang ganun. Meron siyang eyesight technology. So ikaw as a driver, kumbaga mas nagkakaroon ka ng peace of mind. Although minsan, medyo mabilis lang siya mag-warn sa'yo. Kumbaga madalas siya mag-warning sa'yo kung may mga obstacle sa harap, gaya pagka-traffic, may biglang sisingit sa'yo na scooter sa harap. Yun, medyo medyo nadidetect agad ng system, which is for me good. Yun yun, Senpai. Kaya nga eyesight, eh, no? As I said before, no, sa dati nating video, para siyang para siyang kasama mo yung parents mo pagka nagda-drive ka. Kasi kahit solo driver ka dito, iwa-warn ka niya pag may obstacle sa harap mo, sa gilid mo, tapos pagka dito sa blind spot, iilaw yan sa may side mirror natin. Diba? Pagka minsan, masyado ka na rin mabilis, siya. Even sa highway, meron siyang lane keep assist, yung mga ganong stuff, adaptive cruise control. So talagang, yun yung isang bentahe rin talaga pagka Subaru WRX yung kinuha mo is that yung overall safety features kompletos recados dito sa wagon and even dun sa sedan na madrive natin mamaya. Kaya naman, Senpai, para sa akin, no, perfect combination talaga yung performance along with safety features. Kasi pagka ikaw nagdadrive ka na on the open highway or in winding roads sa provincial roads, medyo mas performance-oriented na yung drive mo, Senpai, di ba? Kumbaga, higher the risk, mas maganda na meron kang safety features na aalalay sa'yo para magbigyan ka ng mas safe na driving experience. Yan ang Subaru. Subaru. Oo nga. Subaru. So, yun o, Senpai, dami na natin pinagkwentuhan dito sa WRX wagon. Pero merong isang feature na mabibigay or masa-stand out pagka na-drive na natin or nasakyan na rin natin yung WRX sedan. So, man lumipat na tayo. Tara, dun tayo. Sige, paparada muna natin, Senpai. Ngayon, no, Senpai, dito na tayo sa WRX sedan. Tapos ito, quick lang, no? Ito talaga yung mo-offer sa'yo ng WRX sedan, eh, is that mas performance-oriented yung feels, Senpai. And you can also feel that pagka nagda-drive ka when it comes sa suspension. Kasi yung sa wagon, plushier, may word bang ganun? Mas plush. Dito, medyo may hint na ng stiffness yung kanyang suspension tuning, which helps you gain confidence, lalo na pagka mag-wide turns ka. Diba? Kasi kapit eh. Daman-dama mo yung road, tsaka yun nga, yun yung mabibigay sa'yo ng stiff suspension eh. Tapos, that explains din kaya naka-suede, leather and suede na upuan itong WRX sedan. Kasi, mas makakapit niya yung pantalon mo or yung puwet mo na maging na mag-stay ka lang doon sa upuan mo dahil nga pagka nagte-turn ka ng wide or pagka dumadaan ka sa mga winding roads, yung mga zigzag na ganyan, mas magiging in place ka dito sa upuan mo. Tapos maganda, may support pa dito sa gilid, oh, na naka-suede din. So kung ikaw, laid back ka tapos magbabanat ka ng onti sa back roads ng Tagaytay, hindi ka sway-sway basta dito. Kumbaga intact ka dito and mas ma-feel mo at mas magiging goods yung performance and goods yung driving feel mo. Pero yun nga, kung ikaw yung tipong naka-move on na sa performance na oriented ng mga sasakyan, pwede ka mag-wagon, di ba? So yun, no, Senpai, yun ang overall feel at yun yung highlight na mabibigay sa'yo kapag ka naka-WRX sedan ka. Kasi wala siyang extra puwet, di ba? Yes. So mas madali mo siyang maliliko or mas madali mo siyang yung turns nila, no, matatapon sa corners. Yun. Tito Martin, ito napansin ko ah. Ano yan? Itong sedan na WRX, pang binata. Pwede, oo. Yung isa, yung wagon, pang tito. Mm-hmm. Agree. Diba? Tsaka, no, sorry, ito pa pala, no? Mas dinig mo yung engine roar dito sa sedan kaysa doon sa WRX. Kaysa doon sa WRX wagon. Sa wagon, medyo muted eh. Dito, dinig mo kahit naka-intelligent mode lang. Oo, oh, yan. Feel mo yung grunt. Yun, no? Rinig mo, diba? Feel mo yung grunt. Feel mo talaga. Mm-hmm. Basta ito, overall, Tito Martin, napansin ko ito talaga pang binata. Mm-hmm.
And the wagon is pang tito na may pamilya na. Maliit pala yun. Agree, senpai. So, Tito Martin, sa tingin mo, saan napunta yung 100,000 pesos ng sedan na yan? Actually, yun nga yung medyo mystery eh, di ba? Kasi mas maraming metal or bakal yung wagon eh, di ba? So, ewan natin, siguro, doon sa Tambucho. Baka yung Tambucho ka, tingin sa 25,000 pesos, di ba? Tsaka sa sunroof, baka may sunroof tong sedan eh. Pero ikaw ba, anong pipiliin mo sa dalawang yan? Uy, magandang question yan, senpai. So, bago tayo mamili, no, dalawang sasakyan is solid when it comes to performance driving, di ba? Pero ako, personally, ang pipiliin ko is WRX wagon. Bakit? Kasi sabi ko nga kanina, no, it offers you the best of both worlds, senpai. Kaya niya maging performance-oriented car, at the same time, yung practicality when it comes to cargo loading, mabibigay din niya sa'yo. Kumbaga, ano siya eh, all-in-one. If you want to have a performance-oriented na drive, sagot ka pa rin ng WRX wagon. And then kung ikaw naman, yung pamilyadong tao na gusto mag-grocery, wala rin problema, kasi dahil malalagay. At madali ma-justify sa significant other mo na practical ang wagon na WRX. Okay. Ikaw, senpai, ano trip mo sa dalawa? Gulat ako, tinanong mo rin pala. Well, personally, kung practicality lang, pipiliin ko rin yung wagon. Kasi nga, mas mura ng 100,000 pesos yan. Diba? Eh, kung ikaw eh, sporty na tao, bagay sa yung sedan. Magdadagdag ka nga lang ng 100,000 dahil nga mas maganda yung design ng gulong. Para sa akin lang ito, ha. May sunroof, no? At yung merong suede sa loob ng... Leather and suede. Leather and suede yung kuan, no? And then, mas maporma nga naman with the body cladding all over. Yun. Pero ikaw, ito, may theory ako bago natin tanongin si Master. Nakalimutan kasi kanina, senpai. Siguro, no, senpai, yung 100,000 peso difference nitong dalawang ito is that yung sedan, kaya mas mahal, is that yun yung default na WRX eh. Kumbaga, when you say WRX, performance-oriented car. And then sa nakita natin kanina ng driving feels nila, mas maganda sa turns and mas maganda yung power delivery when it comes to overall feel nung sedan. So, I guess, doon napunta yung 100K difference. Tsaka mas formado, gaya nga nang sabi mo kanina. Cladding, all over, diba? Alam mo na performance car. Pero mas malaki naman yung wet packs mo isa. Oo, mamili na lang tayo. Mamili na lang kayo. May tatanungin ka, may tatanungin ka. Tito Martin, ikaw. Ay, ano opinion ako mo? Si Tito Martin. Sorry. Tito Vincent, ano tingin mo? Eto. Tingin ko dyan, dapat yung ano WRX wagon. Kasi pinahabang hatchback lang yan eh. Hatchback for life. Nakapambahay pare ah. Oo nga eh. Saka galing pare. Eh oo ba, nahatak niya lang ako dito. Happy birthday. Happy birthday, pare. Happy birthday, Vincent, ha. Baka naman, sir. Oo, baka naman. Papainom ka ba? Makikita nyo dito yung GCash ko mamaya. So, yung 100,000 pesos na yan, Tito Martin, isa sa mga pinakamalaking mysteries ng buhay natin. Habang iniisip nyo yan, syempre, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ng Philcoche kasi 400,000 subscribers ang target natin ngayong taon. Diba? Yes, sir. So, there you have it. I'm your host, Stanley Chin, yung senpai ng Turbuhan. At ako naman si Margie Aguilar, yung cambio boy next door. Pinapaalala ko lang na i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. May sarili akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Meron akong Facebook, Instagram, TikTok. Meron din akong podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na't mag-subscribe. At syempre, kung mahilig kayo sa stand-up comedy shows na live, tingnan nyo yung Instagram ko, nandun yung mga schedule. At suportan nyo ako sa mga racket ko sa 1PH. Feelings tuwing Linggo, 9 to 11pm. Good Vibes sa Radyo 5, 92.3 True FM. 7.30 to 9 o'clock ng gabi. Dami mo naman racket. Mas marami pa nga ito. Esa sa spill niya. Tsaka ano, sa One News, ito bagong-bago, The Men's Room. 9.30 to 10.30 ng gabi tuwing Biyernes. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video. Sa Men's Room, iniihiyan ka ba? Ba't kayo nandun, senpai? Dito lang sa Philcoche. Alright, bye-bye. Hayop kayo. Men's Room, CR. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!